Dadalo nga si Kai sa ilang mga training camp bago ang NBA Draft 2022 at sa mga training camp na ito ay pwede na may mga NBA players rin ang nagsasanay na wala na sa second round ng kasalukuyang NBA season at pwedeng makalaban niya sa pick-up games ang mga players na ito. Ang nakita na natin ng mga NBA players na nakasama at nakasalamuhan ni Kai sa mga training camp at workout events na napuntahan niya noon ay ang 7-5 na si Taco Fall na kasalukuyang nasa team ng Cleveland Cavaliers at Pascal Siakam ng Toronto Raptors. Noong nagsasanay naman ito sa training camp ni Stanley Remy ay nakasama niya si Amari Stoudemire sa mga workout drills. Ngayong 2022 ay pwedeng may mga NBA players ang makalaro at makasama ni Kai sa mga training camp na pupuntahan niya at isa itong pagkakataon para maobserbahan ni Kai ang mga players na ito at tignan kung ano ang makukuha o matututunan niya mula sa mga NBA players na posibleng makalaban o makasama ni Kai. Nasabi rin ni Kai Soto na si Nikola Jokic ang pinakagusto niyang player dahil na rin sa magaling talaga si Nikola kahit na second round pick ito sa NBA draft pero natuto at lumakas sa NBA pagkatapos makakuha ng experience at naging malaking tulong rin ang patuloy na pag-develop sa kanya ng Denver Nuggets noong nagsisimula pa lamang siya sa NBA at tignan mo naman siya ngayon, isa ng NBA MVP. Nandun na nga si Kai sa US at may update ito na nasa Atlanta, Georgia na siya. Magsisimula sa mga susunod na araw ang training ni Kai para paghandaan ang NBA Draft 2022. May tatlong teams na nakita ang nba.smart.com.ph na sakto para kay Kai at ito ay ang mga NBA teams na Charlotte Hornets, Toronto Raptors at Golden State Warriors base na rin sa development at fan base. Pero kung titignan natin ay ang mahalaga sa ngayon ay makapasok si Kai sa NBA ngayong NBA Draft 2022 at kahit na ano pamang NBA team ang kukuha sa kanya ay ayos lang ito dahil na rin sa makakapag-adjust rin si Kai kapag nandun na siya at makaka-adapt rin ito sa estilo ng team na sasalihan niya. Hindi rin magiging choosy si Kai ngayon at kung sinong NBA team ang may gusto sa kanya ay dun siya at kailangan niyang ipakita na kaya niyang gampanan ang role na ibibigay ng NBA team na kukuha sa kanya. May mga tools o basketball skills na si Kai na pwede niyang magamit sa NBA gaya ng length, mobility at magandang timing para sa mga shot blocks. Meron ring magandang mid-range at 3-point range si Kai na kung saan consistent siya sa mga aspetong ito bilang isang sentro. Jump hook na napakataas dahil sa kanyang height at mataas na leap o talon. Pero hindi rin nawawala na kailangan niyang maipakita na kaya niyang sumabay sa ibang sentro pagdating sa strength. Kaya ni Kai na sumabay pero kailangan talaga niya ng development sa aspetong ito nang sa ganun ay mas maging malakas ito na basketball player. Ngayong araw na ito ay nasa ESPN Top 100 NBA Mock Draft pa rin si Kai at sa Draft Express Trending Player naman ni Jonathan Givony ay nasa Top 5 Rank 1 pa rin si Kai Soto. Sunod sa kanya sina Giannis, Gary Payton 2, Jason Tatum at Donovan Mitchell na kung saan silang lima ang trending players ngayong araw na ito. Iba talaga ang Kai Soto pagdating sa basketball dahil palagi itong pinag-uusapan at hindi nawawala sa mga trending players. Pwedeng history na nga ito para sa mga Filipino at sa team na kukuha kay Kai Soto sa NBA Draft 2022 dahil first team sa NBA na magdadraft ng homegrown Filipino ang makakakuha kay Kai at si Kai naman ang magiging kauna-unahang homegrown Filipino basketball player sa NBA.